Hello guys, ngayon ay tuturuan natin si Ma'am Cornel paano gamitin ang OBS, paano makapag-record. So una, open natin ang OBS. So open na siya sa akin, ayan. So ayan yun yung ating OBS. And then pangalawa, i-open natin yung PowerPoint na gagamitin natin. So meron ako naka-open dito, click ko na lang yan. Okay, so yung first summative test. Okay, balik tayo rito sa OBS. So dito sa aking scene number 3, wala pa akong mga sources. So una kong source na ano, dahil gusto ko kita yung mukha ko, click ko yung plus sign, tapos video capture device, and then click ko lang yung okay, tapos yung camera ko, ayan, kita na yung mukha ko. Si click ko yung okay, ayan na yung mukha ko. So ilagay ko siya dito sa kanto, then dito sa corner na to, drag ko lang siya, liliit, lalaki, liliit, lalaki. So pwede yun, or drag mo rin pataas, pwede siyang nasa taas or nandyan. So pwede mo siya ilipat-lipat, no, kung saan mo gusto. So dito natin sa corner. Next ay, dahil may mukha na ako dyan, next ko naman ay yung mismong screen. So display capture ako. So capture number 4. Okay ko lang. So okay, kita na screen. Ngayon, natakluban yung mukha ko. So para pagpalitin yung mukha ko, tsaka itong pinaka-screen, itong display capture at video capture, pagpalitin ko lang by dragging. Ayan. So ayan na yung mukha ko, guys. Okay? Next, so paano mag-record ng video? So dito sa baba, sa settings, pwede ka nang mag-click nitong start recording. So pag-click mo ng start recording, automatic nagre-record na yan. Then click mo na kung saan PowerPoint yung iyong ano. Ayan. So yung PowerPoint na yan, then click mo yung slideshow, tapos from the beginning. And then, ayan na. So nagre-record na yung screen mo gamit yung iyong PowerPoint. So pwede ka na magsalita dyan. Welcome to our Math 8 online turuan. And for this video, we are going to have this summative test. So on, ayan. Pindot ka na lang ng pindot dito sa iyong keyboard o kaya sa mouse para tuloy-tuloy lang yung ginagawa mo habang nagre-record. Okay, yan. Recorded yan. Salita ka lang ng salita. Depende sa slide na gusto mo. Then kung tapos mo na, let's say lahat ng slide ay tapos na. So escape mo na yan by pressing escape. Okay, and then balik ka sa OBS and then stop recording. Ayan, stop recording. So pag nag-stop recording na yan, pwede mo na siyang i-close. Tapos i-close mo na rin yung PowerPoint. Tapos punta ka sa this PC, hanapin mo yung videos. Tapos hanapin mo yung na-record mo ron. So ito siya, ito. Ayan. So ayan na yung na-record ko. Ayan. Ayan, okay. Tuloy-tuloy na yan. Then kung i-edit mo, so ito meron dyang nakalagay na edit. Then trim. And then sa trim, ayan, ito, itong kulay blue, yan yung pang-adjust. Ito namang white, yun yung pan-trim. So, kung saan mong part gustong i-trim, saan ka magsisimula, dun mo iti-trim. Tapos, dun sa kabilang dulos, yung white, i-adjust mo kung saan part mo puputulin. Pag nalagay mo na yung part kung saan mo sisimulan at saan mo puputulin, click mo lang yung save a copy. So, let's say, ayan, saving yan, saving. Ayan na, nakasave na yung copy, pwede mo nang i-close. Then, eto na yung na-trim. May nakalagay doon sa dulo na trim. Open mo yon. So, ang magpe-play lang dyan yung part kung saan na-trim mo na yung gusto mong matrim. Yun lang.